Tapos, kwento ko pala sa inyo, guys. Nahuli ako ni Austin. Sabi ni Austin, ano to? Ano to? So, yan siya. At ganito ang itsura niya. Yeah. Maganda din to. Pwede siyang as top at pwede din siyang as blazer. Gusto ko din ang color nito. Wala pa akong ganitong color. Kaya ako ito binili. Good morning! So, today pala is Friday na and it's currently 7:18 AM. So, pasansyahan nyo na at kakaligo lang ng atin niya, girl. Maaga palang umalis si Austin. Parang wala pang alasin ko. Umalis na siya. Dahil meron siyang tatagpuin na ka-work and then magdadrive siya ng 2.5 hours. So, kailangan daw para mga 7:30 nandito na siya. So, umalis siya dito para mga 4:50 pa ata. So, ayun. Tuwing Friday pala, ano, si na Austin, pwedeng mag-paperwork na lang if ever tapos na sila sa trabaho, either magpunta ng office or dito lang sa bahay. Pero dahil nga medyo busy pa at bago pa si Austin, ano pa siya, medyo busy-busy pa siya sa mga fieldwork dahil madami siyang sinasurvey at saka ini-install. Meron din siyang tinuturuan na ka-work. So, ayun ang ganap niya today. And then, sabi niya, itatry daw niya umuwi ng mga alas 3 dito. So, sana matupad yun. Pero ang ganda ngayon ng work ni Austin dahil nga araw-araw din siya nakaka-uwi. Tapos, itong project na to is parang ang pinakamahaba niyang pag-workan, which is yun yung winawork niya ngayon, is 2.5 hours and then pabalik dito, palapit dito sa area na to. So, ayun, sana tuloy-tuloy na ganun lang, na hindi na siya kailangan magstay sa hotel. Tapos napansin ko din pala, guys, pag tuwing umaga at naliligo ako, mas active akong gumawa. Mas active akong kumilos at gumawa ng gawain bahay. Kaya from now on, maliligo na din ako sa umaga. Usually kasi sa gabi ako naliligo. Yeah, this morning siguro, hindi ko alam kung magbabacuum na kagad ako or mamaya pa. Pero ang gagawin ko ngayon is mag-a-apply tayo ng trabaho uli online. Merong tumawag, hindi ko pa alam kung makakapasa ako doon. Dahil tapos na din ako magluto, meron pa kaming fried chicken nga. Dahil yun na lang yung natitirang pagkain namin bago uli kami mag-grocery. Good thing is walang nakasayang pagkain, wala kaming naitapo na mga meat. Dahil usually kasi, dati, parang madami din kami natatapon or na-freezer namin. Tapos pagkatapos namin ma-freezer, hindi na din namin nagagamit. But now is palaging nauubos namin siya at wala kaming naaaksaya. So, yun ang aming goal is bumili lang ng mga saktong pagkain, hindi na sobrang dami. Tapos naubos ko na nga din yung mga gulay na binili ko. Kwento ko pala sa inyo, guys, nahuli ako ni Austin. Mahilig ako maglista, tapos ang ginagamit ko is yung notes. Tapos, itong iPad kasi is ginagamit din minsan ni Austin sa work. So, dinadala niya to. And then, dahil nga gamit ko din tong iPad na to bago niya kunin sa akin is nakabukas pala yung notes. Sabi ni Austin, ano to? Ano tong mga lista-lista mo? Tapos yun pala, guys. Sabi ko, anong lista? Tapos tinignan ko yun pala mga lista ko sa Rose. Dahil, guys, mahilig ako mamili sa Rose. Tapos ngayon na nga lang din, parang once a year meron akong surge na kailangan kong bumili ng damit dahil mahilig ako, guys, sa damit. Pero mamurahin lang naman. So yun nga, ano pala, dahil sabi ko kay Austin, sabi ko pwede tayong magpunta ng Rose dahil ano, marami akong nakikita. TikTok talaga panganib yun sa buhay dahil nai-influensyahan tayong bumili din. But ayun, ako naman mabilis ma-influensya. So sabi ko, parang gusto kong bumili ng mga sweatshirts at saka cardigan dahil nga taglamig na. So sabi niya sa akin, sige, bili tayo. Punta tayo sa Rose. So yun, ang mga nakalista dun, guys, is mga sweatshirt, tapos yung mga cardigan. Kung alam niyo yung ano tawag dito? Gilmore Girls, yung mga suit dun ng mag-ina na si Rory at saka si Lorelai.
Ayun, gusto ko yung mga outfitan nila. So, nilista ko para pagdating ko sa Ross, hindi na ako super dami pang, super dami kong pupuntahan. Dahil guys, kaya ko mag-spend na para siguro 3 to 4 hours na mag-uli-uli lang sa Ross. Dahil titingnan ko talaga siya lahat. Dahil most of the time, nakatago yung magagandang items din. So, talagang ginagalugad ko siya. But, ayun, nakabili tayo guys ng sweatshirts at saka ng cardigans. Mga mamurahin lang naman siya. And then, nakabili din pala ako ng flare na leggings. Dahil, pansin ko, para mas bagay sa akin yung ganon na style kaysa yung mga baggy na, dahil medyo maliit din ako, parang mas lalo ko nagmumukhang maliit. For on, ang aking goal is mag-flare leggings na lang. So, siguro, most of the time, makikita nyo akong mga nakaganon lang ako. Ayun, so far, I really enjoy it here dahil ang lapit-lapit namin sa mga shopping centers nga. Ang masama lang, ayun, mapapagastos ka nga. Pero ayun, ganun talaga ako guys, parang once a year meron akong surge na kailangan kong bumili ng damit. Ganun din ba kayong mga girls? Balikan ko kayo mamaya at siguro pakita ko din sa inyo yung mga binili ko mamaya sa Rose, if ever man na maalala ko. But yeah, see you guys later. Bye-bye! Hi guys! So, I'm back! So, as promised, so, papakita ko sa inyo yung mga pinamili ko sa Ross. Ngayon na lang ulang ako nakapunta dun, guys. Kaya tinodo ko na. So, papakita ko sa inyo siya. Soul of Light ang aming pang-decorate dyan. Dahil hindi ko pa siya mahanapan ng magandang nakasama dito. So, yan. Solo muna siya for now. But, nabili namin to sa TJ Maxx. Mahilig kami ni Austin mamili sa Ross at TJ Maxx these days. Pero dati parang never ata ako nakapunta ng TJ Maxx. Siguro mga once lang. Dahil sa TikTok nakakita ko na madami pala silang tinda sa Ross na yung katulad nga ng outfit nung mag-ina. So sabi ko kay Austin, samahan niya ako pumunta sa Ross dahil gusto ko din ng ganon. At wala nga din ako masyadong cardigan. So ang asawa ko naman is super supportive. Natawa nga siya dahil daw, ba't ko daw nililista pa? Sabi ko para hindi ako masyado magtagal pag nandoon ako sa Rose. Start tayo sa dito muna sa isang plastic na to. So yan siya. Ito tatlong items lang nandito dito. Actually, na-display ko na to, nilagay ko lang siya sa plastic para ma-suspense. So ito pala. Matagal na akong naghahanap ng ganito, guys. Ito, pumpkin. Matagal na ako naghahanap ng ganito. Medyo ito nga is hindi pa siya super gandang-ganda. Pero ito na lang yung nahanap ko dahil parang nabili na ata lahat ng girls dito. So, yan siya. Pang display siya, pang fall. At nakyutan lang ako. At ang kanyang tail is parang Sherpa. Mahilig ako sa Sherpa. Nabili lang namin to ng $10. Usually, sa mga to, mga $20 yung ganito. Buti na lang nahanap. Si Austin nakahanap nito sa Ross. Sabi niya kung gusto ko daw bilhin. Sabi ko, sige, bilhin natin. Bili din ako ng dalawang top. Dahil nakita ko, mura lang siya. Tapos, maganda ang fitting niya sa akin. So, binili ko na din. So, ito, mahilig kasi ako sa mga pa-cute na top. If pansin nyo, so yan, halter top siya. Yan, maganda siya. Excited ako isuot to. Nabili ko lang to ng $6.99. Yan, tapos maganda din ang tela niya, guys. Stretchy siya. So yeah, itong ating first top. Sabi ko pati, titigil na ako sa pagbili-bili ng crop top. Pero hindi ko talaga mapigilan, guys. Ito, medyo crop top din siya, pero hindi naman super OE. Eh, halos lahat din ng mga pants ko is usually high waist. Dahil, para nakakatangkad siya na wear light. Itong pangalawa, hindi talaga ako nagsusuot ng mga printed na ganito, guys. Pero nung nakita ko yung color nito, sabi ko, feeling ko okay itong color na to. So, bumila ko nito. Cute siya. Ayan.
Maganda siya sa flare pants. So, binili ko siya. $7 naman to. $7.99. Ganda siya. Medyo liberated tayo dito, but minsan lang. Siguro lalagyan ko din siya ng cardigan pag susuot ko. The next one is ito. Ang ating mga cardigans. Super excited ako dito. First is ito. Ito talagang hinanap ko to. Nagpunta kami first time itong mga naunang cardigan yung nabili ko. At dahil nga gusto ko ng white, sabi ko kay Austin, bumalik tayo next week. Dahil baka meron ulit silang bago. Nagka-meron nga sila. Kaso, siguro nabili na ng girls ang small. So, nag-medium ako. Usually, extra small or small ang size ko. But, yeah, ito. Hindi ko pa sure kung bagay ba sa akin ang white na ganito. Kaya hindi ko pa tinatanggal ang tag price. Kaya, if ever man na hindi ko talaga gusto, mababalik ko siya. Yun lang din ang gusto ko dito. Ang bilis lang magbalik. Guys, but ganitong itsura niya. Parang hindi bagay sa akin. So, ganito siya. Yung tela niya. Matagal ko nang gustong magkameron ng white cardigan. Pero usually, ang mabibili ko is yung parang malakrim siya. This time, ito talaga white na white siya. So, ang second one is ito. Favorite kong color to, guys. Ang chocolate brown. So, cardigan din siya. Ayan. Maganda yung color, yung ganitong color sa akin, pansin ko. Feeling. But yeah, ganyan siya. Nabili ko to, magkano ba to? Oh, $11.99 lang. Before kasi, sa Shein ako namimili. But, tumigil lang nga din ako siya pag Shein ko dahil siguro sa Ross na lang dahil parang same lang din sila ng price. Minsan, mas mahal pa nga sa Shein. But depende din. But ito. Hindi ko na isusukat, ha? Saka ano lang magta-try on haul if ever man. But yeah, maganda din to. Pwede siyang as top at pwede din siyang as blazer. Itong next, nasuot ko na to, guys. So wala na siyang tag price. Hindi ko na matandaan kung magkano bili ko dito. Pero less than $15 lang din to. But yeah, sinuot ko siya as blazer. Cardigan din siya. Ito talaga, nagbibigay siya ng Gilmore Girl vibes para sa akin. But yeah, maganda din siya, guys. Bagay din yung color sa akin. Yung ganyan siya. Ito is nabili ko ng extra small. So yeah. Tapos ganito yung ano niya. Print. Ganda nito. Favorite ko din to. Next one is ito. Siyempre, kailangan natin ng staple na color, which is black. Pwede siya kahit saan. But, yeah. Ito naman siya. Maganda din to, guys. Lahat na lang maganda. Tapos, super ganda ng tela niya dahil super lambot. So, ano to? Maganda to pag... Tapos ang mura lang din niya, guys. O, $9.99 lang. Parang ito ata yung pinakamura. Tapos nakita ko sa TikTok, meron yung mga girls na meron silang white. Kaso, nung pumunta ako dun sa store, wala ng white. So, mas maganda sana kung ganito yung white ko. But, that's okay. At least nakakuha ko ng black. At ito is size small naman siya. So yun, ang gagawin ko din dito as cardigan or yung as blazer tapos as top. Comment down below if gusto nyo ng try on haul. Charot! Tapos ang last is ito. Sweatshirt siya. At yan. Nakalagay Santa Monica. California. Gusto ko din ang color nito. Wala pa akong ganitong color, kaya ako to binili. Tapos, nung sinukat ko, maganda din yung color sa akin. So, yeah. Excited na akong mga isuot to. Pero ngayon, medyo mainit pa. So, hindi pa carry. Tapos, bumili din ako nitong... Tawag dito is UGG dupe. Dahil, yung original na ganito is $120 something.
Eh, hindi ko pa carry yun, guys. Hindi ko pa carry mag-splurge sa mga ganito. So, ito, nabili ko siya. Parang less than $20 ato, or $25 or $16. Mahal sa ganon. Pero yeah, super happy din ako dito. Tapos super comfy din niya, guys. Si Austin pa ang nakahanap nito dahil alam niya na gusto ko nga nung UGG, pero ayokong bilhin dahil mahal. Kahit okay lang sa kanya. But yeah, nabili ko din siya sa Ross. At ang size nito is size 8. Pansin ko lang din dahil alam ko size 7 lang ako dati sa Pilipinas. Tapos simula nung pumunta ako dito, parang lumalaki yung paa ko. Dahil nung first year ko dito sa Amerika, parang naging 7.5. Tapos ngayon, parang 8 na yung okay sa akin. So, ewan ko kung ano nangyayari. But, yeah. Ang ganda din. Nasuot ko na din to. Yan, oh, madumi na siya. Kaya, nasa ano na. Nasa taguan muna. But, yeah, super comfy. Meron ako dati. Meron ako nung parang last year ko pa nabili. At nung sinukat ko nga yun, medyo sikip na din pala. Ito, mas maluwag siya dahil meron din akong ano, wide din ang aking paa. So, yeah, ito is wide friendly. Wide fit friendly. So, cute naman siya. Malapit na mag-alas 3. Kailangan ko nang mag-ayos dahil pagdating dito ni Austin, gusto na nun kagad lumabas. Ganon din ba yung mga asawa niyo, guys? Hindi matali pag nasa sa isang lugar lang or nasa bahay lang. So, I think that's it for today's video, guys. Thank you so much for watching. See you on our next one. Bye-bye!